ito po yung babagsak sa kabaong kasi parang may sakit eh. 'Di ba? Oy! Nangyari sa taong ito. Linchong! Bakit ganyan yung katawan mo? Parang may sakit ka ba? Wawa ka naman. 'Di ba? Parang naging inutil ka na. Buhay ka pa na agnas na yung katawan mo ah. Bakit ganyan? Hoy! Pag sinabing chong, inchik po yan. Galit sa ating Pangulo kasi pinagtatabuyan po ng ating mahal na Pangulo yung mga illegal na inchik dito sa ating bansa. Eh, kasama to eh. Kaya nagagalit po sa ating mahal na Pangulo. Diba? Tingnan nyo naman yung katawan. Buhay pa, inuuod na. Anyway, basahin po natin yung kanyang post. No? May post po kasi siya. Zaldi Magbalon, shoutout po. Ito po yung kanyang pumangit sit yung... Bakit kailan ba naging pogi yan? Ha? Ang taong parang inuud na yung katawan, eh, hindi na pogi yan. Eto na, at basahin po natin yung kanyang ano dito. Hindi naman tayo sana nalalait, ano? Pero nagsasabi lang po tayo ng katotohanan. Alangan namang pikiin natin yung sarili natin. Alangan namang lukuhin ko kayo. Sabihin ko, oh, ay, ang pugi ni Chung dito. Ang pangit naman kung ganun. Yan naman talaga yung mukha niya. Diba? Oh, eto na. Eto na po. Eto na. At bigyan natin ng reaction yung kanyang post dito. Eto. Eto na. Sabi niya dito, nagwala ang mga trolls ng mga bangag dahil sa post ko na di kailangan ng makeup at formalin si Marcos Jr. Kabaong ready na. May sinusugod na naman kanina sa ospital mula sa area ng palasyo. This time, ospital pa. Next time, baka punerarya na. Oh, sige, magwala pa kayong mga lowest life form on earth. Alam mo, Glinchong, ang tingin ko sa'yo, ikaw yung mababang uri ng kuto na nabuhay dito sa mundong ito. Diba? Kuto lang kasi yung tingin ko sa'yo. Feeling mo, tao ka. Kailan ka pa naging tao, Glinchong? O, yun yung tanong. Diba? Stress sign yan, kulang sa tulog. Eh, di ko alam, baka tumitira ka ba, Glinchong? Kasi ang alam ko, pag in-check, kayo may ari ng droga eh. Tirador ka ba ng, nagdodroga ka ba? Ako'y nagtatanong ha. Tapos sasabihin mo, ang bagsak ng ating mahal na Pangulo, aming mahal na Pangulo ay sa punerarya, tapos ikakabaong. Eh, tingnan mo naman, di ba? Glinchong, manalamin ka muna. Sino yung mukhang bangkay dito? May bangkay pang nagsiselfie dyan. Bangkay po nagsiselfie. K.O. Diba? Bakit gigil ka sa ating Pangulo? Yung Panginoon nga, hinahayaang mabuhay yung ating Pangulo. Tapos ikaw gusto mong mamatay ang Pangulo? Putang ina mo ka. Diba? Oh, tingnan mo yung mukha oh. Oy, kumpara ko yung... Ako na lang siguro wag din yung Pangulo. Pwede kasi putang ina. Dumi ka lang ng Pangulo eh. Yung dumi na lang ng kuko ko. Ikumpara ko sa mukha mo. Ang ina, pagkakaguluhan pa yung dumi ng aking kuko. Oh, sabi ni Jeter Jason, parang tik-tik. Tik-tik ka ba? Parang tatanong ako, Glinchong, tik-tik ka ba? Ay, salamat po sa 79 thumbsack natin dyan. Ha? Share-share po natin ang ating live natin ngayon. Grabe. Ulitin natin, basahin natin. Oh. Okay, himayin natin. Okay? Dandahanin natin. Ang sabi niya dito. Ito. Nagwala ang mga trolls. Actually, ito yung gumawa ng fake news eh. Si Glinchong na may sakit daw po yung ating Pangulo, isinugo daw po sa ospital. Diba? Sinungaling, ang tarantado. Ang kupal. Ang kupal ko palang tanga. Ang sabi niya dito, Nagwala ang mga trolls ng mga bangag dahil sa post ko na di kailangan ng makeup at formalin si Marcos Jr. Oh, kabaong ready na. Actually, kaya sila nagwala. Nagulat kasi sila sa sinabi mo. Oo, Glinchong. Alam mo yung kinagulat nila? Kasi
Ikaw yung mukhang ilalagay sa kabaong eh. Nakakagulat talaga. Kahit sa bandang tingnan, putang inang katawan yan. Katawan ng ano, para kang katawan ng... Alam mo yung asong ulol? Napayat na payat? Yan, tingnan niyo yung katawan oh. Diba? Ang nipis ng mukha, nipis ng katawan. Oh. Diba? Ang nipis ng katawan. Hindi naman ako saan nalalait. Dini-describe ko lang kung ano yung shape mo. Shape mo ba? Di ka na... Manalamin ka muna. Diba? Oh. Oy, press one sa mga nag-share ng live natin dyan. Sabi ni Azmira Dulua. Sino naman ang mag-share sa vlog mo? Eh, walang kwenta. Eh, puking ina mo ka, nandyan ka nga, nanunood, putang ina mo. Pambalusing kita eh. Sasabihin mo walang kwenta, tapos nandyan ka, nanunood. Ha? Gusto mo, saksakan ko yung ano mo, yung ulo ng nanay mo, isaksak ko sa puki mo. Alam ko, patay na yung nanay mo eh, inuud yung nanay mo. Diba? Eh, kaya natin. Ay, shoutout kay Lara, Heronimo. Wala na kwenta, tapos nandito siya nanunood. Iba parang ano lang, parang tangang inutil. Ano ba? So, eto na. Glinchong naman. Balik natin. Ba't si Banang lumala? Banang, tumago ka muna. Hindi ka kasali sa ano, sa usapan. Itong Banang na to, isa pa to, wala ligo ito eh. No? Tago ka muna. Bigla-biglang lumalabas si Banang eh. Animal ka, matanda ka. Eto pa. Sabi dito, nagwala. Bangag dahil sa post ko na di kailangan ng make-up at formalin si Marcos Jr. Kabaong ready na. May sinugod na naman kanina sa ospital mula sa area ng palasyo. O di ba fake news? Nagpapakalat ng kasinungalingan. Pag in-check talagang illegal yung pagpasok sa bansa, mga fake news yan. Diba? Ayan, gumagawa ng fake news ang tarantado. Gumagawa ng fake news itong glinchong nyo. Diba? Sinungaling po ang animal. Oh, may binalita ba sa mainstream media ngayon? Na ang pangulo natin talagang sinugod sa ospital? Wala ka man pinangalan dyan eh, kasi fake news ka. At shout out sa mga nagko-comment dyan na uto-uto. Hanggang imagination na lang kayo. Alam mo yung mahilig sa imagination? Nakadruga yan. K.O. Oh, diba? Rest in peace sa'yo, Glinchong. Pumanaw na yung utak mo. Hindi po yan, iba eh. Pag gumagamit ka kasi ng druga, kahit buhay pa yung katawan mo, pinapatay na yung utak mo niyan. Diba? Pero tingnan mo, apektado na rin yung katawan. Ang pangit ng katawan mo. Anong klaseng katawan ito? Katawan ba to? Ako ay nagtatanong. Yeah. Katawan ba talaga to? O katawan ng aso to? Totoo. Katawan ba ng aso to? Kaya na. Hindi ka tao. Hayop ka pala. Wait lang. Po ito ni Digong, itong hayop na to, no? Itong aso na to. Pag sinabing chong, matik naman, inchik naman po yan. Alam naman sabihin natin, Pilipino. Siguro kung matanda ka na, tawagin nga ang chong. Kumusta ka na, chong? Ay, iba yun, di ba? Ito kasi pangalan niya to eh. Di ba? Oh, wait lang. Ito na. Sabi niya, may sinugod na naman kanina sa ospital mula sa area ng palasyo. This time, ospital pa. Next time, baka punerarya na. Sige, magwala kayong mga lowest life form on earth. Sino kaya yung kuto dito? Glinchong, di ba ikaw yun? Ikaw yung kuto dito, Glinchong. Tingnan niyo yung post niya dito. Yan yung post niyo. Alam mo, kami yung natatakot para sa mga pinaggagawa mo. 'Di ba? Kasi baka naman
Alam mo, may kilala ako, Glinchong. Oh, may kilala ako na ganyan makapag-post ang tinamaan pamilya niya. Napunta sa kabaw. Banang, tago ka muna. Ba't lumalabas ka dito, Banang? Ang kapal na mukha mo. Mamaya na, mamaya. Tago, tago. Banang na to talaga. Oh. Diba? Baka bumalik yan sa pamilya mo. Ang sabi mo dito, this time hospital pa, next time baka punerarya na. Baka. Baka tamaan yung pamilya mo. Oh. Eh, kawawa ka. Kasi, minsan pa naman kung ano yung nire-request mong kasamaan doon sa tao, ha? Huh? Babalik sa'yo yan. Hindi man sa'yo, sa pamilya mo. Diba? Kaya, ina-advance na kita. Advance, rest in peace sa'yo, Glinchong. Advance yun. Diba? Ayaw mo nun? Yung iba nga, pag nagtatrabaho sila, gusto nila ng advance. Ikaw, ayaw mo talaga? Ayaw mo? Hmm? Ayaw mo? Bobo ka? Ito pa. Oh, basahin natin dito. Oh, ito. Nag-effort talagang tanga. Malala. Sabi niya, oh. Malala na ba ang sakit ng pambansang drug addict? Oh. May mga artikel-artikel pa siyang nilalagay dyan. Malala na talaga kasi unang-una, yung pangulo namin, kung titingnan mo, mataba ang aming pangulo. Pero kung titingnan yung katawan mo, putang inang yan. Napakalayo ng katawan mo sa katawan ng aming pangulo. Oh, tingnan mo naman. Tingnan mo naman kung tao ka ba. Tao ka ba nga? Tao ka ba? Tao ka ba o adik? Ha? Tao ka ba o adik? K.O. Ma'am Karina, shoutout po ha. Tao ka ba o adik? Oh. Ayun yung tanong ko. Eh, hindi ako makapaniwalang tao ka eh. Sa katawang yan. Tangina mo, hindi. Alam mo, ang nipis ng katawan mo, boy. Boy, likis, ang nipis talaga ng katawan mo. Ako na yung nahiya sa iyo. Nahiya na, ako na, si Bullpoint Man na yung nahiya. Sa taong ito, buhay pa, naagnas na yung katawan. Buhay ka pa niya na, partida. Buhay ka pa. Buhay ka pa, pero patay na yung utak mo. Rest in peace sa utak mo. Sige, magkain ka pa ng pulburon. Sa kakakain mo ng pulburon, apektado na yung utak mo. Kasi hindi ganyan mag-post ang normal ang takbo ng utak. Diba? Oh, adik ata yan si Glinchong. Unggoy ka ba? Oh, unggoy ka ba? Ha? Oh, yun. Tanong ko sa'yo. Unggoy ka ba? Glinchong, unggoy ka ba? Bigyan ko nga muna to ng jacket. Wait lang, wait lang. Ha? Bigyan ko muna ng jacket, ha? Ha? Unggoy ka ba? Hindi ka tao eh. Oh, yun yung ano, basahin natin yung ano niya. Ito. Oh. Sabi niya, kapag ipipikit ang mga mata ng taong ito, pwede na siyang ipasok sa kabaong. No need for makeup and formalin. Actually, ikaw yung hindi na kailangang makeupan, Glinchong, kasi putang ina, may bangkay bang nag-selfie? Ngayon lang ako nakakita ng bangkay na nag-selfie. Ikaw yun. Ikaw yun, Linchong. Oh, pugi yung bangkay na to, ah. Pugi sa paningin niya. Ah, kaya yung inihiling mo sa Pangulo, na baka mapunta sa hospital, pinake news mo yung Pangulo na sa hospital, tapos ang kasunod daw ay punerarya sa kabaong, sana wag bumalik sa pamilya mo. Sana, kaya nga, ina-advance na kita. Rest in peace sa utak mo. Diba? Rest in peace. Bobo ka kasi.
Ganyan ka mga comment. Huwag kang masasaktan kasi putang ina, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ha? Alam mo, pinagtsatsagaan na lang kita eh. Pinagtsatsagaan na lang kitang itapik kahit ang baho ng pagmumukha mo. Ha? Nakakahiya ka! Putang ina! Kaya kong sabayan lahat kung ano yung mga pinupost mo dyan, sinasabi mo dyan. Kaya ko ng pangkanto. Kaya ko ng pang-professional na mga reactions. Kahit anong gusto mo. Sasabayan kita, putang ina. Ah, eto na lang. Yung mga nanonood sa akin dyan, papayag ba kayo maging tatay nyo to? Papayag ba kayo? Press 1 sa mga gustong sapukin nito. Press 1. Press 1 sa gusto nyong sapukin tong tao na to. Ah. Tangina, baho. Nangangamoy dito sa gilid ko. Oh. Tangina. Ngik. Gustong sumapok sa'yo. Lintsong, ang baho mo daw kasi. Ang baho ng pagmumukha mo. O ako sa'yo, bumili ka ng kabaong. Ilagay mo yung sarili mo doon. Doon ka nababagay. Ako, hindi pa ako tapos sa'yo ah. Okay, next topic muna tayo mga pre.